Oh, yan, mga bakasyon, merong mga barako to dyan na nilagyan na ng sidecar. O yung barako 2, barako 1, na pwedeng ganito yung gawin sa inyong shop. Yan, ganyan yung ginagawa natin, mga boss, ha, kapag malalaki yung sidecar. Ito, mga boss, itong barako ring ito ay 40 container ang kinakarga. Kaya yon, palit tayo ng sprocket sa engine. 1344 yung kombinasyon niya, para hindi nahihirapan sa arangkada. So, at para hindi mapuwersa yung shock, nagdagdag tayo ng spacer sa konting langis. So, yun nga, mga boss, ganito yung ginagawa natin sa mga barako 3 na may bagong sidecar na yung malalaki yung sidecar. So, sabi ko nga kanina, mga boss, 40 or 40 container na 20 liter siya da or 18 kalimitan yung kinakarga rito. So, medyo mabigat, kaya yun, laging sagad yung shock. Kaya ang gagawin dito, mga boss, lalagyan natin ng spacer na PVC para hindi sumagad yung shock niya, hindi agad masira yung oil seal. So, yun ay prevention na sa pagkasira agad ng oil seal, kasi puputok yan, yung oil seal agad yan kapag sobrang bigat ng karga. Kapag hindi natin nilagyan ng spacer o yung kalang para tumigas yung laro ng front fork natin. At yun, sa pagkakalang naman, mga boss, depende na sa inyo kung anong haba or anong sukat yung desired ninyo na gustong tumigas yung front fork. Gawa ng depende na nga yan sa mga ikakarga ninyo. Pero yung diskarte, mga boss, ganito lang, PVC siya. And then isusuot lang natin doon sa loob, doon sa may spring. Dudugsungan lang natin yung spring para lumakas yung kanyang tension or yung kanyang sipa, para hindi gaano nakayok-yok or sub-sub. So yan, ganyan lang tayo gumawa ng diskarte para tumigas yung front fork natin. Ito yung pinaka mabilis na paraan para maikabit natin yung kanyang spacer. So gamit lang yung ratchet, mga boss. Tapos meron tayong allen key doon sa dulo. Iikutin lang natin, tapos maikabit na natin yan. Kasi kapag ka-spacer na yung inilagay, mga boss, medyo matigas na ikabit yan. Gawa ng yun nga, malakas na yung sipa. So sa pagkakabit, mga boss, kailangan medyo maingat din tayo. Gawa ng ito ay tumatagilid na kapag malakas nga yung sipa. So siguraduhin natin nakakabit siya ng maayos bago natin higpitan. So ganito, mga boss, yun. So ganito lang yung ginagawa natin. So kopyahin nyo na lang, kung medyo bago pa kayo sa paggawa, pag DIY, ganito lang yung ginagawa natin. So yun, kapag naikabit na yung kanan, dito naman tayo sa kaliwa. Basta kailangan pantay yung spacer na ilalagay natin dito sa kanyang front fork para tumigas. So kasunod naman ito, mga boss, lalagyan natin to ng langis. So ang langis, mga boss, depende na rin sa dami kung gaano rin nyo gusto katigas yung laro ng ating front fork. So yun, ganon. Hindi na pala nakuha yung paglalagay ng langis. Basta konti lang yung nilalagay dyan, mga boss. Depende nga, kung gusto nyo ay 10 ml lang. Ganun lang yung nilalagay doon, mga boss, sa 10 to 20 ml. Hindi gaano karamihan, para hindi tumigas yung laro. So dito naman tayo sa engine sprocket niya. Sa engine sprocket, mga boss, kasi ito nga pala ay 1544 na. So gagawin nating 1344 para hindi naman nasayang yung rear sprocket. Ihabol na lang natin yung combination ng engine sprocket. So 15 gagawin natin 13. Dalawang ngipin yung ibabawas natin, mga boss, para mas low speed, hindi nahihirapan sa arangkada. Kasi kapag hindi natin binago ito, mga boss, mauubos agad yung clutch lining ito, gawa na sobrang bigat nga nung arga. So preparation na rin yan para humaba yung lifespan ng ating clutch lining. Kasi ayun, sabi nga nung gumagamit, mga boss, nahihirapan siya sa arangkada, lalo kapag alanganin yung lugar, medyo paahon, tapos maraming karga. Kaya ang gagawin natin, 13 yung inilagay natin. So hindi naman siya gaanong mabibrate or sobrang low speed, kasi yun nga, high speed naman yung transmission nito, si Barako 3, kaya habol pa rin yan. Sa sobrang bigat ng karga, halos match pa rin yan. Aarangkada at aarangkada yan kapag alanganin yung lugar. Ayun, yung 1344 ay medyo low speed na. So kung medyo nahihirapan pa rin
magbabago na kayo ng rear sprocket niya. Yung rear sprocket mga boss, pwede nyo gawin 48, 1348 para mas low speed. So dito, ipapatesting ko lang muna ito. Kung medyo nahihirapan pa, sa ako siya pabibilhin ng rear sprocket. Pero sa ngayon mga boss, pinakamurang paraan para maging low speed itong si Barako 3, kasi bago pa nga naman, para hindi gumastos sa malaki, ay yung 13 teeth na lang na panguna or engine sprocket yung pinalitan natin. So ayan, ganun pa man, basta yun lang yung ginagawa dito. Adjust nung shock, tapos palit tayo ng engine sprocket. So malaki yung pagbabago nito, kasi makakargahan mo ng marami, gawa ng low speed na, and at the same time matigas na yung front fork, hindi na nakasubsob, kasi sobrang subsob nito mga boss kapag ka punong-puno siya ng karga na tubig. At yun, nakikabit na nga natin yung engine sprocket. So dito naman tayo, magluluag lang tayo. Kaya ito sa adjust, hindi na tayo magpuputol ng kadena, kasi yun nga, kaya pa, malaki pa yung allowance ng adjuster. So dito na tayo mga boss, tapos na. Yan, ganyan yung kanyang play. So tumigas, tumaas, at maganda na yung kanyang laro. Makargahan man yan, goods na yung kanyang laro. So sa arangkada, hindi na siya mahihirapan, lalong lalo na sa ahon. So yan mga boss, hanggang dito lang yung mga Barako 3 nyo dyan. Subukan yung ganito yung gawin mga boss. Adjust ng shock, palit ng engine sprocket. So yon, goods ng panghanap buhay yan.